YouTube channel, Ma'am Shirlyn and Angelo's Vlog. Ayan, kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Sana nasa mabuti tayong palagayan. Ako, okay naman. Masaya pa rin. So, today is Tuesday. Ayan, August 10. August 10, masaya. Masaya at Buenas pa ang araw na ito. Pero hindi ko lang ano kung kasing Buenas ba nang nangyari nung ano nakaraang linggo. Yan, yung pasok nung ano, biyaya pasok ng mga benta kasi hindi masyado ang ano siguro wala masyadong nagpapalaba. Pero meron pa rin namang may nagpapalaba naman. Tapos may bumibili din dito. Pero hindi katulad nun na dagsa-dagsa talaga. Sunod talaga yung ano pila ng mga labahin din sa laundry's shop. So ngayon, okay lang. Okay lang yung benta ngayon. Hayahay. Parang ano, bala. So nakabenta na naman ako ng payong kanina, guys. Isang payong, di ba? 50 yun. So natira na sa payong ko, guys. Apat. So, tatlong payong na yung naibenta ko. So, tapos, nagbibenta nga ako ng payong, guys. Ang ganda ng benta ko. Pero, yung payong ko, guys, ito, nabili ko lang ito ng 120. Sus! Sa palengke, guys. Eh, yung pagkagamit ko ng araw din yun. Yung pagkabili ko, ginamit ko, sira agad siya na putol. Kasi yung ano niya, guys, o ito. 120 to manipis. Manual, manipis lang yung ano, yan, oh, walang suksukan ng matulis. Pag natusok ka dito, talaga matulis, talaga tusok ka sa mata, oh, nakakasundot. Ayan. So, ang ginawa ko, guys, tinahin. Ayan, ang ganda ng mga tinitinda kong payo, pero yung payong ko, guys, mumurahin pa. Meron ako dating payong ito. Okay pa naman to, dalawa. So, napansin nyo siguro, parehong pink. Kasi mahilig din ako sa pink, mahilig ako sa purple. Pero nagsawa na ako sa purple eh. Kaya gusto ko naman. Dati talaga, ever since pink talaga. Ewan ko bakit ako nagkagusto sa purple. Siguro ano, yung huwag naman yung sobrang yung violet na violet. Ayoko nun. Yung purple, yung pastel color na lavender. Parang ganun. Yung pastel color, yung ano lang, yung light lang. So, today's video guys, i-share ko sa inyo yung napanood ko si Madam ST Rose Jam sa kanyang vlog tungkol sa kung gusto mong magdagdag kita dun sa GCash. So pinanood ko talaga yung full watch ako sa ano niya at marami akong natutunan. Pero kinakabahan ako umpisahan guys kasi ano to guys, meron na akong GCash kaso puro load lang ako. Nagpapa-load lang ako ng 2,000. Nung dati guys, ang load ko dati 500. Tapos naging 1,000. Kasi yung mga tubo-tubo ko, dagdag din. Yung pag may tumubo na ako guys, inipo ko mga tubo dun sa load ko. Idinagdag ko ngayon. So lumaki na lumaki yung ano yung laman ng aking GCash. So ang pinakamalaki lang dun guys is 2,000. Yun na yung mga ano ko guys, pinapalaki ko ngayon. So, magiging pag nakaipon na lang ko, idadagdag ko naman. So, magiging 2,500 na naman. Ganun. Tapos, ano. Ngayon, naisip ko, parang nagkaroon ako ng ting! Parang naipaisip talaga ako guys sa vlog ni Madam ST, Rose Jam, si Super, yan, Super Kasari, ganyan. Shout out kay Rose Jam, yan, Rose Jam 11. 11. Tuwantuwa ako doon sa vlog ni sis tungkol sa ano, dagdag kita at malaking kita. Dagdag atin na atin yung kita kasi may mga breakdown, may mga kumbaga mayroong tubo tayo dyan sa pag nagka-cash in, nagka-cash out. Ngayon guys, ang problem, hindi ko talaga maintindihan kung paano mag-cash in. Hindi ko kasi nasubukan mag-cash out. Hindi ko talaga maintindihan anong difference ng dalawang yan. Kasi hindi ko talaga nasubukan. Puro load din. Pero guys, napaisip talaga ako. After mapanood ko si ST Rose Why not coconut? Why not coconut? Why not coconut?
siya magsisend ng alipa 20 pesos magpaka-cash out siya sa akin ng 20 pesos so papadala niya sa akin tapos type ko yung number ko doon sa cellphone niya tapos ayun na papadala niya yung 20 niya sa akin so marireceive ko na yung notification niya na tapos sabi ko ikaw ba si Jaja? Amaya ibang pangalan ikaw ba si Jaja? Oh ikaw oh kasi makikita mo naman yung ano may picture niya tapos yung mismo mukha niya ikaw ba si Jaja so pumasok na yung pera so kasi bibigay ko naman yung cash na 20 pesos sa kanya so ganun lang pala kagabi guys naiintindihan ko so talaga may ano talaga kami may practice talaga kami kung paano yung cash in at cash out tapos, buti na lang may kopya siya ng mga breakdown ba kung magkano ang pagka 100 to 1,000 is 10 pesos yata. Yun ang nandun at nakalagay sa kanya eh. So ngayon pinaprint ko na ngayon sa kanya guys. Mag-start na ko. Pag may laman na yung aking GCash, pag magpapakash in ako ng 10,000, doon kukunin ko doon sa tubo na inipon ko. Mga tubo galing sa tindahan ko guys. So, i-invest ko yung pera niya. Tapos, yun, ipon uli para yun sa future, guys, para mga ano, mga pangangailangan ng anak. Alam niyo na, ang anak ko na still nag-aaral pa, magka-college pa yan, senior high school pa lang siya, so magka-college pa yan. So, paghandaan natin yung future kasi talaga marami pang bubunuin, marami pa kami bubunuin yung mga gastos dito sa mundong ito. Hanggat nag-aaral pa yung anak ko. He's only 16 years old. So, malayo pa, guys. 6 na taon pa ang kanyang bubunuin sa pag-aaral. Siyempre, alam niyo naman, mga gastos yan. Gastos dito, gastos dyan. Alam niyo na yung mga
pag-ano no, pag-pambili ng mga materials na kailangan nang ipasa din sa school, mga hard copy, mga kailangan ipasa sa school yun, doon guys. So, hindi lang yung pagkain at saka yung mga bisyo niya guys. Kailangan din talaga, mayroon siyang bisyo guys eh. Masama yung bisyo niya guys, mag-makeup. Pambili ng mga foundation, mga eyelashes, wig, yan ang kanyang ano, kasi ano guys, para siyang art, makeup artist yung anak ko guys. At the same time, nag-model-model siya ng mga makeup. Meron siyang collaboration, kailangan niya ng makeup, tapos may pinapa endorse sa kanya yung mga makeup, yung mga lipstick na mga ganito, tapos i-endorse niya, tapos ipopost niya sa Instagram. Ganun ang bisyo ng anak ko guys, makeup artist. My future beauty queen ako guys. Balang araw talaga guys, meron na akong beauty queen. Hindi ko alam guys kung anong mangyayari. Magtatayo siya ng salon, beauty salon, o beauty parlor, whatever. Hindi ko alam guys kung ano yung gusto niya. Kasi ang kanyang course ngayon ay gas. Sabihin, wala pa masyadong ano, hindi pa siya, undecided pa siya ano talagang course niya. Pero alam ko kasi ano siya eh, ayaw na rin niya mag-drawing. Ayaw ko ba? Bakit nagkaganon? So, yun na yun guys. Kaya, yung pag-iipon ko ay may purpose yan. Bakit? So, sa panahon kasi ngayon, hindi tayo basta-basta ano, walga sa pera. Kailangan natin talaga yan. Para sa future at sa mga gastusin din. Pag naubos na yung budget namin, wala na kaming ano, source of income. Okay, ito na yung magiging bread and butter namin. Ito yung tindahan. Sana nga ay, ano, hindi ko alam kay Lord kung ibibless ba niya ako ng husto dito sa tindahan ko. Hindi ko alam po anong plano ng Diyos sa akin. Basta, sumusunod lang ako sa daloy ng buhay. Hanggat nandito ako sa tindahan, masaya ako dito sa ginagawa. Yun naman ang importante, masaya tayo sa ginagawa kaysa yung parang nakikilita ka. Excited ako lagi gumising sa umaga para magbukas ng tindahan. Yung ganun, excited ako kasi hindi natin alam kano na naman kaya ang ating benta ngayon sa araw na ito. Nakakatuwa talaga guys pag may benta ka, diba? Nakakatuwang bilangin. Tapos kung wala naman, konti lang, pasalamat ako sa Diyos. Kahit paano, kahit konti lang, meron pa rin. Diba? At saka, yung healthy tayo sa habang nagtitinda. Hindi yung parang papatay-patay na parang pakiramdam mo may sakit ka. Hindi yun healthy, diba? Kaya, yun ang aking pangarap talaga guys. Mabigyan ko na magandang kinabukasan ang aking anak. Kaya, nag-iipon ako para may panggastos sa mga bisyo niya. Hindi naman. Hindi bisyo. Joke lang yun guys. Ha? Kasi alam nyo na, meron tayong mga anak na may mga interest sa ganito, diba? So, maybe tomorrow or ano, magpapa-cash in na ako sa Pyogo ng siguro 10,000. Hindi, baka 5,000 lang muna, maliit muna, tapos palaki. Pag may magpapa-cash in ng ano, ng 5,000, edi, ano, magkano yun? Sa 5,000. Basta magpapakasin ng 10,000. Sabi ko, wala akong ganung pera. Ano, hanggang ano lang muna ako ngayon. Ito lang yung laman ng ano ko, Gcash ko. Hanggang 5,000 lang. Kasi yung 5,000 siguro, pag-umpisa muna ako sa maliit. Tapos pagka nag-okay, yes, ako dagdagan. Tapos yung mga tubo niya, itatabi ko lang din. Ito yung mga tubo sa Gcash. Yan. So, lahat ng mga tubo sa Gcash na load tsaka cash in cash out, hiwalay ko. Kaya para alam ko mayroong magagawa ko ng isang ano, lagayan ng mga tubo sa load, tubo sa cash in, tubo sa cash out. So, yun lang guys ang maisishare ko sa inyo. Natuwa talaga ako. Thank you Madam Rose Jam 11, thank you sa ano
for sa very inspiring video na sinemo sa amin. Idol! Bye! Please like, comment, and subscribe. And then, don't forget guys, mag-pray tayo lagi ngayon sa panahon ngayon guys. Ingat po tayo ng gusto. At kung na kailangan magpabakuna, hindi magpabakuna na kayo guys. Wala naman itong sapilitan, pero syempre para sa pamilya natin guys. Diba? Unang-una, ang pagmamahal natin sa pamilya na hindi ko naman sinabing hindi yung mahal ang pamilya, kaya ayaw magpabakuna. Ang sa akin lang guys, is protection. Basically, hindi ganun ka hindi kung halimbawa talaga madapuan tayo, hindi ganun ka lala guys. Kasi may protektado na tayo. Unlike doon sa hindi ka naprotektahan, talagang dire-diretso or mas matindi yung paghihirap na dadanasin natin. So, yun lang. Payo ko lang sa inyo yan, guys. Bye! Thank you so much for watching! Bye!